tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo. Dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, eh sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Maganda umaga po ng Biyernes sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo na napapakinggan hindi lamang po sa inyong bilang DZRB, Radyo ng Bayan, kundi maging sa aming sister station, ang EWBRFM. Nationwide and worldwide, tayo rin po yung naririnig. Streaming, kung kayo po may internet access, mag-log on lamang sa aming website. Yan po ay sa pbs.gov.ph. I-click lamang ang DZRB and presto, lahat na po ng programang isinasay papawi dito ay mapapakinggan nyo na po. Ako si Tess Ramirez at ang aking partner ay walang iba kundi ang maganda at napaka-sexing director ng Public Relations Division ng DTI, si Director Thelma Dumpit Murillo. Good morning, Ma'am Thelma. Good morning, partner Tess. At syempre, welcome, welcome sa ating mga suking taga-subaybay sa programa. Biyernes na naman po, samahan po ninyo kami. Isang oras na naman tayong magkakakwentuhan. Ayan. Exciting na naman yung ating pag-uusapan, di ba, partner? Una-una, nabaha ka ba? Hindi naman. Kayo, Director Thelma. Dito rin sa amin, swerte naman kami kasi mataas yung lugar namin kaya hindi kami nabaha. Mm-hmm. Pero yung nakita natin, ano, dun sa mga ibang lugar sa Pilipinas, at dito na lang sa ano, Metro Manila pala. Huwag na tayong lumayo. Oo nga. Grabe. Punti mo yung kanila mga bahay na wash out. Oo. So, buti na lamang at umalis na si Mare. Si Kumaring Maring. Oo nga eh. Kaso may nagbabadya pang dalawang low pressure area. Huwag sanang maging bagyong tuluyan yan, no? Oo nga. Anyway, bagyo man o umaraw, tuli-tuli ang buhay, partner. Dapat lang. Oo. Kaya ang ating pag-uusapan ngayon ay ano rin, ang tawag dito? Bumagyo o umaraw. Ay, hindi, hindi pala ito maganda pagka bumagyo. Kasi mapipigilan. Di ba? Maninigas yung materials natin. Kasi ang ating pag-uusapan ay may kaugnayan sa isa na naman na priority sector. Ayun. Ano bang priority sector yung binabanggit nyo na yan, Ma'am Thelma? Oo. Siyempre, ito yung semento. Mm-hmm. Yan. Ito, tuli-tuli kasi yung ating sa serya nating ano, yung ating pinag-uusapan ng mga industry clusters. Kasama, tsaka priority sector, kasama dyan yung semento. Dapat pag semento, matibay yan at hindi substandard. Correct. At diba? Dapat yung presyo naman, hindi over. Oo nga. O, diba? So, para makakuha tayo ng pinaka-huling update sa industriya ng semento, sino pa bang dapat natin kausapin kung hindi ang presidente ng Cement Manufacturers Association of the Philippines? Walang iba kundi si Dr. Ernesto Ordonez. Mm-hmm. Okay, kausapin na natin. Good morning po, Dr. Ernesto Ordonez. Magandang umaga, Tess. Magandang umaga, Thelma. Alam mo, si Thelma hindi lang maganda, mas importante, matalino, napagagaling. Nakilala ko yan noon, napagagaling siya mag-manage ng iba't ibang organisasyon. I agree with kaya you, sir. Talagang tumpak na tumpak. Kaya salamat na-interview kami dito. Mm-hmm. Naku, sir naman, baka isipin nila manager ko kayo. sa ikaw boss namin, sa marami sa amin. Kaya pagkakalang ko. Anyway, Dr. Ordonez, hindi po, doon po
sa hindi nakakaalam, kayo ay dating undersecretary ng DTI at naging governor din kayo ng BOI, hindi po ba? Opo, importante po doon, na-promote ako bilang sekretaryo ni President Ramos ng flagship project. At doon sa flagship project, kasali doon yung mga tulay, irigasyon, karya at iba pa. At doon nakilala ko talaga ang semento. Kaya siguro ginawa akong president ng semento. At ako ay naging president ng Semento Association, hindi lamang dito kundi sa anim na bansa sa ASEAN. Kasi nalaman ko yung semento nung ako ay undersecretary ng DTI, pero mas importante nung aking naging secretary ni Ramos sa flagship kasi puro semento ginagamit doon. Kasi sabi mo nga, no, priority. Mas importante, hindi lamang priority to. Tawag po nila sa English, strategic, importante po. Kasi kung kailangan natin ang bigas sa pagkain, kailangan na ng semento sa infrastruktura, sa building, sa kalye, sa inyong mga bahay. So, importante po ito. Correct. Totoo yun. Ibig mo sabihin, ang semento, ang industriya ng semento lamang ang kumikita ngayon? Ay, hindi naman. Marami kumikita. At alam po ninyo, ang industriya ng semento, napakalungkot sapagkat dumaan ng 12 ton at hindi umangkat, hindi tumaas yung sales nila, kaya nahirapan sila. Pero ngayon, bumabawi sila. Ngayon, bumabawi. Pero alam po ninyo, at Thelma Tess, alam po ninyo, mula 1997 hanggang 2010, hindi tumaas ang benta ng semento. Kasi, kaya sinasabi nila, mahina ang infrastruktura dito sa Pilipinas kasi konting ginagamit natin semento. Pero salamat sa Diyos na nung umpisang 2010, tumaas na yung sales. At sabi ni Pangulong Aquino, sabi niya, bigyan ng importansya nila ang infrastruktura katulad ng kalye para sa mahirap. At ang Department of Agriculture po, ako'y naging undersecretary doon po. Alam po niyo, yung kalye noon, ginagawang politika lang, ginagawang pangit yung kalye para magawa nila kada taon para malaki yung kita. Pero ngayon po, semento na para hindi na pwede magkita kasi matagal yon. Siguro 15 taon bago sila makarepair ulit, no? Kaya ang ganda-ganda ginagawa ng ating pamalang ngayon. Pwera lang sa PDAF. Ayaw namin yung PDAF. Ay, naalala ko po, Dr. Ordonez, yung nangyari sa SCTX. Diba? Semento, pero nagkaganong-ganon, nawasak. Oh, yung sa SCTX. Bakit daw po ganun ang nangyari? Substandard po ba ang ginamit na semento doon? Oh, sige. Ito, papaliwanag natin. Alam po ninyo, may pumapasok na substandard dito. Marayan na ako nahuli. Salamat sa tulong ng DTI. Nahuli ko yung semento galing sa China. Kung masamang Christmas light sa China, minsan masamang semento sa China, nahuli namin 4 beses na. Vietnam, 1 beses na. So, minsan, nakakapasok imported na pipigilan namin. Ngayon, yung semento ng Pilipinas, alam po ninyo, sa buong bansa, tayong pinaka matinding magsukat ng kalidad ng semento, no? Mga ibang bansa, kada talumuan ginagawa nilang check o control, no? Dito po, alam po ninyo, bawat linya, bawat pabrika, 5 ang test bawat buwan. Kaya sigurado kami okay semento namin, no? Ngayon ang nangyari sa STX, titingnan natin ano talaga nangyari doon, di ba? Kasi alam po ninyo, minsan, paliwanag ko sa inyo itong bagay, no? Meron pong semento at meron pong konkreto. Iba yun, eh. Alam mo ba yun, Thelma Tess? Iba yung konkreto sa semento. Ang konkreto po, ay gawa ng semento at dinadagdagan ng iba't ibang materyales, katulad ng fly ash at iba pa. Ngayon, mga iba nandadaya, ang ginagawa na, kukunin yung semento, tapos lalagyan ng masamang fly ash at yung konkreto, hindi na malakas, no? No? Ayun. Minsan nangyari yon. Kaya meron kami panawagan sa trade and industry. Ay, madalas ako dyan ngayon. Gawin natin required, hindi lamang mandatory standard na talagang kailangan gawin yung semento, kundi yung konkreto. Kasi minsan, yung sinahalo sa semento, pangit na iba't ibang materials, alabas may ng konkreto. May halo na. Tignan natin muna yan, investigate natin. Pero sigurado ako, ang semento, hindi ang problema doon. Sa pagkansimento namin, binagit ko na sa iyo, sa buong mundo, tayo, ang nagtetest ng 5 beses kada linya, kada pabrika, kada buwan. Talaga, so, ibig sabihin ay dekalidad ang ating semento. Sigurado yan, kaya maraming gustong bumili ng semento. At yung presyo, sabi na mahal tayo, hindi. Alam po ninyo, ngayon, mas mura tayo sa Indonesia, mas mura sa Japan, mas mura sa India, no? Mura tayo, no? Dahil napakagaling ng tao natin. At importante dito, marami sa produkto natin galing import tapos ginagawa natin dito. Katulad ng, halimbawa, damit ninyo, di ba? Sumantalang ang semento natin, talagang Pilipino yan. Ang bato na kinukuha, limestone, ay galing sa Pilipinas. Lahat galing sa Pilipinas. Kaya ito po
ay talagang tinatawag nila sa Board of Investment Integrated Industry. Talaga lahat galing Pilipinas. Talagang Pilipinong Pilipino. Nabanggit ninyo yung limestone. Meron yata kayong pinapromote ho na blended cement? Ah, paliwala ko yun sa'yo. Okay. Alam mo yung talo ang Amerika sa atin dito sa blended cement. Paliwala ko sa'yo. Ano po ang blended cement? Okay, ito pang blended cement. Ang dati po, noon po, nung hindi pa magandang teknolohiya natin, di ba? Kukuha ka ng tinatawag nilang Portland cement at puro kwanyan, isang klaseng materyales 'yon, no? Ngayon, ang dinadagdag nila ngayon ay iba't ibang materyales, mas maganda at nangyari doon pati yung mga basura, pati yung mga waste na nagagawing pang-energy, kaya nanalo kami sa Sustainable Development Awards, no? Nagbibigay sila ng ibang material, sinalagay doon. Kaya blended, hindi na pure cement. Blended cement, no? Ngayon, ano po itong blended cement? Cemento pa rin ito at napanggaling nito sapagat unang mura, mas mura ng konti. Ikalawa, kasing lakas, no? Kasing lakas. Oo, kasing lakas ng regular Portland cement. Mas mura kasing lakas. At pinakamaganda dito, maganda sa environment natin. Kasi imbes na gamitin yung maraming, ang tawag nila, clinker na masakit sa environment natin, nagdadagdag sila ng iba't ibang materyales na gumaganda ito, no? At yun ang dahilan bakit itong blended cement ay magandang-maganda at ang bansa natin ay may pinagmamahal ng blended cement at talo pa natin ang Amerika sa paggagamit nito. Mas mura ito at mas mabuti sa environment natin. At alam po nyo, itong blended, sa lahat ng, halos lahat ng bagay, magaling ito. Pwera lang, kung mataas na mataas ang building mo, no, mataas na mataas, at kailangan tumigas ka ng semento, no, yun ang kailangan tinatawag ng Portland. Pero kung hindi ka nag-apura, halimbawa, bahay lamang, no, o karyo, at iba't pang uri, no, iba't pang gamit, blended cement ang okay. At saka ngayon, ang blended cement natin ay nabibentang mabuti. Mura po siya, pero subok na matibay at matatag, ha, Dr. Ordonez? Aba, oo. Actually, sa ibang sitwasyon, mas matatag pa sa Portland. Ang wag lang gamitin ang blend cement, pagtataas ka ng isang mataas na mataas na skyscraper, no? Yung mataas na building, na kailangan tumigas ka ng semento. High-rise. Okay? Mas matagal ito tumigas. Pero pag matigas, kasing lakas ito ng Portland. Okay, yung pong ating mga miyembro ng CIMAP, ilan po sa kanilang nagbebenta na out o gumagawa ng blended cement? Lahat sila, pwede lang isa. Lahat. Lahat sila. O, kasi meron kaming drive. Alam po ninyo, Ms. Thelma at Ms. Tess, no? Nung pumasok ako doon sa cement manufacturers, sinabi ko po sa kanila na ang pera ninyo, mga ibang pera galing sa foreign investment, pero ang tao ay tao natin, no? At sabi ko, gusto ko tayo maging number one sa mundo, hindi lamang sa teknolohiya kasi nakuha natin yung teknolohiya ng ibang bansa, no? Yung tatlong pinakamalaking corporations sa buong mundo nandito. Pero yung mga Pilipino, yun ang pinakamagaling na trabador sa buong mundo, no? Magaling sila sa ibang bansa. Pagdating dito, minsan pumapalpak dahil may konting pwede na na palakad nila, no? Pero ginawa namin, ito yung umpisa ng DTI, noong nandun pa ako, yung ISO 9000 na, di ba pa, ginamit namin yung sa lahat ng korporasyon namin, no? Mm-hmm. So actually, ang nangyayari dito, nandito yung pinakamalaking korporasyon, pero nandito rin yung mga magaling na Pilipino, no? Yung si Ramon Ang at si Danding Gawango, may isang planta doon. Mm-hmm. Isa naman si Cortez, may isang planta rin. May mga Pilipino matitino, no? Meron pang isang Benedicto sa Mabuhay, yon mga matitino. Sa so, foreigner naman, may Hapon pa kami. Oo. Ilan po ang miyembro ng CIMAP? Anim ang miyembro. Anim na malalaking kumpanya. Anim miyembro. Merong tatlo pa na hindi miyembro. Yung isa gusto nang mag-join, no? Pangalan na Mabuhay. At yung dalawa, yung isa, galing Taiwan. Sa totoo lang, meron kami narinig na medyo, well, sabihin natin, in-inspect namin yung cemento nila, no? So, isa Taiwan. No, at isa kinakausapan namin, no? Pero ayaw po ba ay nag-e-export ng semento? Nag-export pa tayo pero konti. Noon maraming. Ngayon konti kasi kailangan natin ng semento dito. At alam po ninyo, siguro nakuha niyo yung roadmap. Unang-una, congratulations po sa Department of Trade and Industry at sa Board of Investment. Kasi noon po ang
pala ang lakad ng iba't ibang grupo kanya-kanya. Ngayon meron silang tinatawag roadmap, ang gandang ginawa ng DTI at BOI. Sinabi nila na kailangan natin malaman anong plano at tuturong gobyerno doon. Kaya may roadmap ngayon, no? Okay, yeah. Dahil dito sa roadmap, kada grupo kasama doon ang semento, may isang programa para gumanda ang semento at kaya namin sagutin yung kailangan ng bansa. Ay sinasabi ko yun kasi noon po, sinabi ko na sa iyo na muna 1997, hindi na tumaas yung pagbebenta ng semento kaya humina yung infrastructure namin. Pero 2 years ago, tumaas, no? Okay, noon nangyari yun, konti ang semento, yung planta, hindi ginagamit ng 100%. Ginagamit lamang ng 63%, no? 63%. So, kayang-kaya natin yung hinihinging importanteng dagdag na semento. Pero syempre, so, underutilized po yung ating mga facilities. Talagang underutilized. Sabing 3 taon. Pero last year po, tumaas for the first time in about 16 years, tumaas na napakalaki. 18%. Hindi pa namin nakita yon. Usually bumababa. Ito tumaas at pantay na kami sa 1997, no? Pero dahil nangyari doon, hindi na underutilized ang semento. Okay na. Okay na. Kaya ang problema, what do you attribute that? Okay. I attribute that, no, to the government, no? Dalawang dahilan. Unang-una, government. Biro mo, nagdagdag sila ng 30% increase in budget, no? Mm-hmm. At first semester, nag-increase sila ng more than 30% increase in budget. Alam mo, yung budget na para sa infrastruktura, maraming kalye, mas maraming bridge, at iba pa. So, kailangan nilang semento, no? Mm-hmm. So, dumami talaga. Kasi noon, mahinang ang paggagastos ng gobyerno sa infrastruktura, yun ang dahilan ba't ang hina-hina ng infrastruktura natin, no? Pero maliban doon, no? Maliban doon sa paggagastos ng gobyerno, mas malaki, mas importante po ito, ay yung gobyerno ni Pinoy. Dahil sa gobyerno ni Pinoy, may tiwala ng mga tao na hindi maluloko sila, di ba pa? Kaya, dagdag na ang building ng mga commercial building, mga bahay, mga subdivision, mga real estate, semento lahat yan, ha? Semento lahat yan. So, dahil sa private sector na may tiwala na sa gobyerno at nagagastos sila sa subdivision at dahil sa paggagastos ng gobyerno na tumaas ng 30%, talagang sumipa ang demand para semento. Ayun, pero sir, talaga ang hanap ng tao ngayon is affordable housing, di ba? Ang problema ho, yung mga murang pabahay ngayon, hindi pa natitirhan, may ano na, may mga lamat-lamat na, opo. Eh, kaya ang iniisip ng iba, hindi kaya yung talagang mahal na hindi affordable, yung talagang matibay at hindi magigima kagad. Well, una-una, no? Importante po, kaya ayaw namin yung mga substandard na import na mas mura pero palpak kagad, no? Kaya may quality testing tayo. Salamat sa DTI, Bureau of Product Standards, tinitignan nila ito. Ngayon, pag sinabi mo na mataas ang presyo ng semento, bangit ko sa'yo, no? No, tinignan ko yon mula noon pa at nakita natin yung inflation rate mga noon, ha, mga buhatak ng 2-6%, no? Sa nakaraan na 3 taon, ang inflation rate ay 3.7%. Ibig na sabihin, kung 100 piso July 2010, ngayon, kasi yung inflation rate mga 3.8%, ngayon plus 4, mga 112, di ba? Mm-hmm. So parang 3% every year. Ngunit yung semento natin, hindi tumaas ng ganon. Hindi tumaas ng 3% every year. Alam mo magkano taas? One-third of 1%. One-third of 1%. Ngayon tinanong sa akin, aba, mali naman yun. Kasi noong nakaraan na halimbawa, na January, no? Noong nakaraan January, mataas, medyo 210 yun, no? Mababa, no? Anong 219 na ngayon. Yeah, 219 nga, oh. Kasi alam po ninyo, kung nakita nyo, nung July 2010, 218, ngayon 219. Ba't nangyari yun? Bumaba ang presyo sapagkat naglabanan sila. No? Naglabanan sila kasi gusto nilang kumuha ng naglabanan, tinatawag nilang price war, lumaban sila sa presyo. Uh-huh. Kaya bumaba ito, 3 taon. At bumaba ngayon lang. Kaya ang presyo ngayon at ang presyo nung July 2010, ay piso lamang ang difference. Ngayon, bumaba ang mga 6 months ago kasi lumaban sila sa price war. Napaka-igpit ng laban nila na kumontik ng nalugi. Kasi alam po ninyo, Thelma at Tess, nung wala pa ako dyan sa semento,
Naglumaban din sila at dahil sa siguro greed nila, no, dahil sa kagustuhan nilang makuha ng market share ng merkado, no, natalo ang semento ng 11 billion pesos. Nalugi lahat. Ang talo ng 11 billion pesos, okay? Mm-hmm. Dahil nung dumadating kasi wala pa ako doon, may mga smuggled at iba pa, no? At substandard at iba pa. Hindi na napigil, no? Uh-huh. Yun siguro ang dahilan ba't gusto nila ako maging presidente. Kasi marunong ako lumaban sa smugglers. At tatlong beses na nangyari yan sa akin. Isang beses nga, nakalabang ko, nagbigay na ng lagay, no? At sinabi sa akin, bibigay na ako. Sabi ko, hindi, nung nasa DTI tayo, DTI, napaka-honest ng DTI, no? One of the best honest departments, eh. Galing DTI ako, di ba? Okay. So sabi ko, hindi, dapat yung natuto ko sa DTI, daling ko sa private service. Sabi ko, hindi. Ako'y lumipad pa sa China. Doon pa ako lumipad. Tapos kinuusap ko yung tao doon, ano ko ang dokumento, na sila ay dumadaya sa smuggling, no? Okay. Okay. So ganun na nangyari. Last question na po, partner. Meron tayong tinatawag na buriki. Ano po ba yun? At paano mapoprotektohan yung ating mga consumers? Paano nila malalaman yung kalidad okay. ng ating semento pag buhindi? Alam mo, yun ang hilig ko. Di ba dati nasa palengga ko, ayaw ko yung mga substandard. Kasi substandard, namamatay ang tao, mabagsak. Halimbawa, ang bahay mo, kasi buriki nabili mo. Ano ibig sabihin ng buriki? Buriki ganito, kuha sila ng semento, tatanggalin na kalati doon. Lalagay nila na parang buhangin, no? At imimix nila, no? At kung titingnan mo, hindi mo malalaman kaya nadadaya ka, no? Okay, so itong pabala namin, no? Okay? Unang-una, no? Nung ginagawa namin, nahuli namin at ginagawa namin sa radyo at sa TV na nahuli namin, kaya natatapos sila. Kasama ko dyan, hindi lamang ang DTI, kundi yung police at yung NBI, no? Nagre-raid kami para mapigil, no? Okay, minsan nangyayari pa yun, itong request namin. Unang-una, paano malalaman kung buriki o na? Yan ang importante, di ba? Paano malalaman? Mahirap ito, pero tingnan po ninyo yung bag mismo kung binuksan niya. Kung binuksan niya, kung bukas na, may pumasok ng buhangin dyan. Buriki na yan, no? Okay. Mm-hmm. Okay. Pero minsan, napagaling daw, sinasara nila. Okay? So, ang nangyari dito, kung makita nyo na medyo hindi tumitigas, no? Tumawag kayo. Bigay ko sa phone number, no? Itong line namin, no? 24 hours a day ito, okay? Okay, nakikinig, no? Sulatan nyo. Kumuha kayo ng pencil. Ito na, no? Okay. Pero salamat na lang, nagre-report na huli namin. At huli namin, hindi lamang yung tao mismo, kundi yung bahay mismo. Minsan nga, yung bahay nun, kabit ng isang police, no? Nako. Ang chismis ba kayo? Hindi, kasi napunta ako, ng kalaban ko, police eh. Oh, totoo yun. Okay. May machine gun pa. So, ano po yung number na pwede nilang tawagan? Ito number, ha? Oh, pero yung karami na police, mahusay. Pero minsan, yung may kabit, minsan hindi mahusay. Pero totoo ito kasi nagulat ako, nagre-read ako, bigyan ng kalaban ko, may mga barel. Sino yan? Police. Paano nangyari ito? Eh, kabit kasi ng police, ng dating police, di ba? Pero maganda dito, yung mahusay na police kasama ko, kaya umatras sila, no? Pero totoo ito, eh, no? Okay, ito number, 671-75-85-86. Oh, 24 hours yan. Tumawag kayo. Tapos sabihin po ninyo, saan ito buriki, no? At pupunta ka namin, no? At okay. Ako, mahilig akong humuni ng buriki. Talagang gagalit ako sa kanila. Gagalit ako sa kanila sapagkat dahil sa kanila, baka may mamatay, di ba? Kaya dapat huli natin po. Yan. Okay? Okay. Pero so, maganda with dito, that, konti we'd like to thank you, Dr. Ordonez. Thank you for your time. Sayang at wala na tayong panahon. Oh, salamat, Thelma. Salamat, Tess. Ay, itong binigyan ng pagkakataon. Sana may pangit pa po. Para mag-explain. Thank you very much. Good morning. Have a nice weekend. Good morning. Ang sarap kakwentuhan ni Dr. Ernesto Ordonez. Marami talaga siyang kwento. Oo nga. Magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo pagkatapos lamang ng ilang paalala. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at yung pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph.
makinig sa mga pinakamainit at nangungunang balita at talakayan. 7-3-8 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas ang bagong radyo ng bayan. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Para-paraan lang. Sa oras na 8:34 in the morning, para-paraan lang segment. Balik tayo, Ma'am Thelma. Yes, tuloy-tuloy tayo. At syempre, sa pagtatayo ng isang bahay o kahit anong building, bukod sa semento, ay kailangan mo rin ng bakal para matibay. Okay. So, ngayon naman, pag-usapan natin yung iron and steel partner. Man of Steel ang makakausap natin? Hindi, hindi si Superman. Superman ba? Hindi si Superman, si Mr. Roberto Cola, ang presidente ng Philippine Iron and Steel Institute. Good morning, Mr. Cola. Morning po. Opo, thank you for joining us this morning. Kamusta po? Nabaha po ba ang ating mga bakal? Medyo nabaha. Medyo nabaha. Pero hindi naman ho kakalawangin yan. Walang problema yung kalawang sa bakal. Okay. Kamusta po ang industriya ng iron and steel? Tumaas po ba ang consumption, ang demand, o bumaba po itong mga nakalipas na taon? Yung 2012 po, tumaas yung consumption natin by 14%, no? Mm-hmm. Compared to 2011. The trend is going up. Noong 2012, tumaas na to 6 million from 5.3 million noong 2011. Wow! Ano po ang... To what do you attribute this increase in the demand? Yung karamihan sa bakal natin pumupunta sa construction, 85%, eh, makita naman natin, dami din na tayo mga buildings, mga infrastructure. So, correct, oo, may construction natin. Boom. Mm-hmm. And do you think that this will be sustainable in the next few years? Ito pong property boom, yung construction? Yung tingin namin dyan, itong sa property, ano, marami pa tayong backlog dito sa ano eh, yung sa housing sector. So in that sector, tuloy-tuloy yan. Pero yung view ng iba, yung sa high-end residential buildings, medyo saturated na yon. Saturated na yung sa high-end? Oo. Pero malaki pa ang backlog natin sa yung middle, sa socialized housing. Yung mga low-cost, ha? Low-cost to medium. Socialized, tawag na doon. Gano'ng kalaki yung... ay na-employ ng industriya, how many jobs are you providing? Yung right now, mga 60,000 yung total yung na-employ ng steel industry. Partner, may tanong ka? Oo, pero pakilakasan lang sana ni Mr. Roberto Cola yung kanyang voice para marinig lalo namin dito. Sir Robert, kasi ngayon po ay, di ba, nag-i-import din tayo ng iron and steel. Malaki po ba yung bahagda ng ating ini-import dito? Oo, mga 70% ng component natin sa iron and steel imported, no? Kasi yung problema sa steel industry natin, hindi integrated. So, yung halos yung lahat ng flat products natin dito sa Pilipinas, ini-import natin yon. Sa long products naman, 50% ang ini-import natin na pellets. Ibig sabihin po niya, napakahina na ating production kung gano'n kasi 70% yung ini-import natin. Tama, wala tayo nun mga semi-finished steel, wala tayo nun. Ano po yung nangyari dun sa mga ating malalaking, yung ating mga ambisyon na magkaroon ng, buhayin yung ating steel industry, steel manufacturing? Ngayon, gumagawa yung industry ng roadmap, no? Per initiative ng DTI, halos lahat ng industry ay gumagawa ng roadmap. Yes. Then doon, bibigay kami ng recommendation how to do it. Pero sa tingin ko, itong isang sector na tinatawag namin flat products, no? This will need full attention of government, even a minority position doon sa equity, no? Uh-huh. Then yung magnitude ng investment is too big to be handled by the private sector. Okay. Existing steel companies natin, kasi hindi ganun kalaki.
This sector, itong dating National Steel na na-privatize, ito yung dating flat products natin. Pero wala na ito ngayon kasi na benta ito sa global, and then global, hindi na rin nag-operate. Oo. Sa ano, Iligan. That's right. So, ibig niyo sabihin ay mayroong pag-asa ang steel industry na makabalik, ngunit nangangailangan ng focused attention ng ating gobyerno. Tama yun, dahil mayroon tayong market eh. Ang market is growing. Pangalawa, ang dami natin mga inhinyero dito, saka skilled labor na pupunta lang sa ibang bansa, no? Nagtatrabaho doon sa mga steel mills doon. Yes. And there we have a competitive advantage. I see. So, as of now, ano po yung total output natin? Production capacity. Yung output natin, nasa long products, no? Mga ano yan, mga 3.5 million. Pero yung imported component noon, yung raw material na ginagamit is 50%. Mm-hmm. Sa flat products, imported lahat. Kasi wala na yung dating National Steel. I-import natin lahat yan. Ayun. So, dapat yung value adding niya, mas marami. Kung integrated, mas marami sana. Oo. So, ngayon, dahil nag-i-import tayo ng raw material, which is the high cost component sa steel, maliit na lang ang value added. Oo. Ano ho yung iba pa ninyong rinekomenda doon po sa ginagawang road mapping? Mayroon tayong ano, no? Na-recognize namin yung tinatawag namin na four horizontal issues sa industriya. And this is also true for steel. Unang-una, yung improvement sa governance natin, no? This is essentially yung smuggling problem. Problema namin yon. Smuggling, yes, number one. Yes, it's a common problem to all industries, no? Yes. Pangalawa, itong logistics cost, which is essentially shipping saka tracking. Uh-huh. It's competitive dito compared with our ASEAN neighbors, no? Kasi ang taas ng shipping cost natin. For example, to ship steel to Tabao, mas expensive pa sa kaysa mag, ano, from Russia, eh. Ah, really? Russia, yun ang problema natin. Hindi mo ba ito na-address nung cabotage law na pinapropose na yun? Ito yung address, no? Ito yung cabotage law na yun. Oo. Kasi another component of that is yung infrastructure din natin. Hindi ganun ka, ano, kompleto o advanced, no? Malaki ang handling. And the last issue is the power cost. Sa Mindanao ngayon, may kulang tayo sa power. Oo. And then we understand that Luzon, in the next 2 years, we'll have that problem also. Mm-hmm. Nako, mukhang hindi maganda yan, ha? Hindi magandang signals. Pero sinasabi niya yung Secretary Petilla yan, ano, sa Department of Energy. That's right. Ang projections nila. So we have to do something fast to meet. Okay, so yun ang apat na challenges. So ano po ang inyong rekomendasyon? Anong ginagawa natin ngayon to address these four issues? Well, itong sa governance, we are closely coordinating with yung mga, ano, no, yung concerned government agencies, Bureau of Customs, DTI, pero yung problema ito, this takes political will to solve. Aha, nako. Calling, you know. Mahaba na proseso yan, di ba? O, yung baka yung nakikinig sa atin na taga-gobyerno dyan, political will. Oo, at saka, Director Telma, iniisip ko kung magkano yung bentahan ng bakal sa junk shop kasi yung iba sa mga kababayan natin, ito yung ginagawang hanap buhay, di ba? Oo, nagbebenta-benta ng mga bakal-bakal. Tama yun, yung industry ng bakal, isang ano yun, malaking recycling industry, no? Yung lahat ng scrap natin, tinutunaw natin yan, ginagawa ulit na ano, rebar o anumang produkto ng steel. That's right. Mm-hmm. Sa kasalukuyan po ba, ilan ng masasabi nating kumpanya na nasa industriya na yan? Well, as of now, mga ang kumpanya dyan, mga not more than 40, yung mga manufacturers, no? Not more than 40. 40 manufacturers. Yeah, small and medium, relatively, no? Manufacturers po yan, ha? Hindi mga traders or importers. Manufacturers po ito. Okay. And then you have traders. Then we those have who traders. Yung traders, yun ang ano, malaking ano ngayon. Kasi sila yung, as I mentioned, 70% ng steel natin, i-import natin, eh. Oo. Whether semi-finished or finished. Correct.
Pero yung kalidad po ng mga ini-import natin, hindi ho ba medyo nakakatakot? May problema yung karamihan. Pero ang problema sa, for example, wala tayo ding standard sa ibang produkto ng bakal, especially sa flats, no? Aha. Yung roofing, walang mandatory standards yan. So, yan, problema yan. Oo. Ang sa rebar, reinforcing bar, yung kapilya, mayroong mandatory. So, yan, i-implement yan sa, ano, sa merkado, no? By TPI. Mm-mm. Ang problema yung walang standards na mandatory. Ako sana, Ms. Thelma, meron ng ano dyan, intervention ng DTI, di ba? Para masolusyonan yung kanilang mga problema. Oo. Ne, kaya nga kailangan talaga ng close coordination with the private sector eh. Oo. Kasi hindi naman malalaman ng gobyerno kung ano yung mga kinakailangang regulatory measures. Hindi po ba, Mr. Cola? Oo, kailangan talaga ng ano yun, implement. Kasi yung... Ang problema ngayon, ano, yung karamihan sa mga steel, galing China yan. And these are imported, so, Asia, no, not only the Philippines. Uh-oh. Ang problema, to compete, yung China naman, dahil diyan not really a low-cost producer, tinitinker na yung quality ng steel, no? Oo. So, make it cost cheaper. That's right. So, yun ang problema. Pag, ang ginagawa sa ibang bansa, for example, Indonesia and Malaysia, doon pa lang sa, ano, yung ano nila, sa port, ini-inspect na ng ano nila yan, gobyerno. Oo. Standard sila na pinagbabatayan na ito, hindi pwede, ito, hindi pwede. So, yun, ang, ano, nakihirapan yung, ano. Ano po bang, ano, quality test, ang, what kind of quality test do they undergo? How do they check for quality? For different products, different quality test, no? But normally for steel, ang test dyan, yung, una-una, strength, mechanical properties ang tawag namin dyan. And din yung gauge, yung kapal, no? Kasi nakaka-apekto yan sa construction integrity. Yes. So, okay. So, last question na siguro. Ano po bang tip ang maibibigay ninyo dun po sa ating mga consumers para hindi naman sila madaya? Yung sa, ano, no? Yung mga sa mga consumers, when it comes to long products, parang tinatawag na logo yung mga legitimate products, no? So, suriin nila kung may logo yon, kung rebars o mga angle bars. Pagdating naman sa itong flat products, ang suggestion ko dahil, patronize sila sa mga branded na, ano, branded na produkto. Uh-huh. Oo. Kasi babalikan mo yung mga branded, eh. Pag walang brand yun, wala ka na babalikan, eh. So, just to ensure the quality. That's right. Okay, thank you very much, Mr. Kolap, sa oras po ninyo. Okay. At kung may balita po kayo, bumalik lamang po kayo sa amin anytime. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Have a nice weekend. You're welcome. Po naman si Sir Roberto Cola, President ng Philippine Iron and Steel Institute. Mahalaga talaga may bakal kahit kapraso, di ba? Director Thelma, sa bahay. At ang pati ba yun? Oo, hindi po pwede na magtatayo ka ng ano, hollow blocks, tapos hindi mo lalagyan ng bakal sa gitna, tutumba agad yun. Tsaka maglagay rin kayo ng ano yung nga, yung kaprasong bakal sa may pintuan, pamukpok sa ulo ng mga magnanakaw. Ay, ganun. Ikaw talaga. Pero na tayo 47 minutes, makalipas po ang alas 8 na umaga, magbabalik po kami. The Feeling Winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at yung pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Makinig sa mga pinakamainit at nangungunang balita at talakayan. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas ang bagong radyo ng bayan. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang. Yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko.
murang benta ko sa lahat. Dahil sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Aiki Breaky Business. Tuloy-tuloy po tayo at Director Thelma. Nasa huling bahagi na tayo, partner. Ang bilis naman ng oras. Mm-hmm. At sa kanina pinag-usapan natin, semento, bakal, o pwede na tayo magtayo ng bahay. Pwede na. Nasa linya na ba natin yung susunod nating ano, panauhin? Nasa line na siya. Okay, tawagan na natin. Siyempre, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa mass housing. Kanina nabanggit, hindi ba, ni Mr. Cola na dun sa high-end, medyo saturated na yung market. Yes. Pero sa low-cost housing, medyo malaki-laki pa ang hinaharap. So, kausapin natin ang presidente ng Subdivision and Housing Developers Association Incorporated, walang iba kundi si Mr. Paul Tanchi. Good morning, Mr. Tanchi. Good morning, Tess and Thelma. Good yes, morning, thank sir. You for your time this morning. And we'd like to ask you, how is the industry, the mass housing industry doing? Well, the last 2 years have been good years, especially the last year has been a record year. In terms of number of units that the industry produced, we produced over 200,000 units. 200,000? Yes, based on the NSO building permit statistics. Uh-oh. If you were to look at the HLURB license to sell issuance, we reached 264,000. Wow. Okay. How would you define low cost? When you say mass housing, I suppose that's low cost, no? Opo. So ano ganun? Magkanong bahay yun? Well, nagpapasalamat kami sa DTI at BOI, no? Kasi when they challenge yung industry to create a roadmap, we've always known na may backlog yung housing industry natin or yung number of units in our country, no? Mm-mm. But when we did the study with the UANP team, we found that we were able to classify each segment as follows. No? Socialized housing is 400,000 pesos and below. 400,000 and below. And below. And then you have the economic and low cost, which is 400,000 to 3 million. Uh-huh. And then you have middle cost, which is 3 million to 6 million. And then you have high end, 6 million and up. I see. Mm-hmm. And then, tell me si Mr. Paul ba, Tanchi is Filipino-Chinese? Opo. At saka may konting lahing Amerikano din. Ah, so, mix. Okay. Oh, kaya pala ano. Oh, pasensya na. Kaya pala may pagkaslang yung kanyang English. Oo. Okay. But you were born here, you grew up here? Opo, born and raised here. Yung puso ko Pilipino po. Wow. Pilipino sa puso at gawa. Oo, Pilipinong-Pilipino. Pero sir, hindi ba po ba sumasakit ang ulo nyo dun sa mga nag-housing loan, yung mga ganyan, pagdating sa mga utang-utang? Ano po? Hindi ko po na narinig? Yung mga nag-avail po ng para sa housing loan, hindi naman po ba nakakasakit ng ulo nyo yun? Hindi po eh, kasi yung housing challenge natin sa industry na napakalaki po eh. Pag tinignan namin yung backlog, nasa 3.9 million units po yung hindi pa nasa-serve. Oo, kakulangan. Kakulangan. At saka yung majority po yun ay, actually all of it po ay nasa low cost, so 3 million and below po. Dun po yung challenge namin. So, kung nakaka-loan yung mga tao, masaya po yan para sa amin kasi ibig sabihin nun, nakakakuha po sila ng bahay. Ayun. Masapi pa pala kayo. O, sa mga wala pang bahay dyan, nautang na. Okay. So, kung ganun po kalaki ang backlog, how are you solving this nice problem? This good problem? Well, actually, yung factors that have really helped yung industry, no, is one of which is yung BOI incentives na binibigay. It challenged yung mga malalaking developer.
to focus on yung segment na talagang kailangan. Kasi in the local segment, syempre yung mga margin ng mga companies doon ay hindi ganoon kalaki as a high compared to sa high end mga products nila. But because of yung mga incentives that the BOI have given, it has created new business for these developers to focus on the segment that really needs housing. So that's one. No? The other factor that has really helped us, of course, yung mga interest rates natin are at an all-time low. Yeah. So yung affordability ng mga house and lot are at the most affordable prices that they have been. People can actually afford the amortization right now. But I would say the biggest challenge still lies dun sa ano eh, sa segment that cannot afford. Actually, we have a socialized housing program. The government, yung HUDC has very good programs now. We have socialized housing program. Pero yung challenge ng socialized housing program natin at present is for developers to get into socialized housing developments, remember there's a price ceiling of 400,000 per unit. 400,000, right. Oh. And anong klaseng bahay naman yung maitatayo mo sa 400,000, Mr. Tanchi? Baka bahay ng kalapati lang yan. Yung lot size po yun ay nasa 36 to 40 square meters. Yun yung size ng lot. Okay. At saka yung size ng house niya is nasa 18 to 24 square meters. Minsan okay. po, loftable yun, po yun. So, actually, it's a very decent house na, as we were talking about, made of steel and concrete, also a good roofing material. So, it's a very sturdy and durable house, no po. Pero, it's a little small, pero it's a good place to start for for those who can only afford that segment. Mm-hmm. So, okay, your challenge is it's very difficult to find land these days that can allow developers to sell houses at these prices. And so, that's right. A lot of the socialized projects that are being started are outside po ng city. Mm-hmm. Sometimes the commute will take them 2.5 hours per way. So per day, that's 4 to 5 hours. And so dapat talaga yung mga industriya natin ay i-decentralize na rin, ano? Dalit sa mga probinsya. Opo. Para hindi na kailangan pumunta sa syudad yung ating populasyon. Opo. Pero sila, Ms. Thelma, private sector, pero nagkakaroon ng pagtutulungan ano, sa gobyerno para magkaroon ng tinatawag na sustainable mass housing program sa bansa natin. Yun ang importante dyan eh. Opo. And one of the things we're trying to push as an industry is yung in-city socialized medium-rise projects eh. Creating a program that the government can also push and accept as socialized housing. Pero instead of house and lot, it would be in the form of a medium-rise building in highly urbanized areas. Kasi, parang ano, bliss. Parang ganon. But the difference is, yes, exactly like bliss, but then with a more comprehensive yung maintenance afterwards, no? So parang ano rin, yung condo mediums, ano? Pero low-end. Low-rise siya, walk-up siya. At saka, it would be a great way to relocate yung mga informal settlers natin dito sa city. Right. Naku, napakalaki ng ano, inyong role dito sa ating ginagawa ngayon na relocation, ano? Oh, and that's a challenge. But we're working with HUDC, with DILG also, to come up with a public-private partnership program wherein we can identify government lands that can be the contribution of the government, and then the private sector can come in, and sila naman yung magtatayo ng medium-rise buildings so that the beneficiaries can afford the unit within the city. Para yung work nila at saka yung social circles nila hindi madi-disrupt. Kasi pag pinadala mo sila sa labas, babalik at babalik yan eh. Kasi yung hanap buhay nila ay nandito sa syudad sa ngayon eh. Until we decentralize like yung sinasabi mo, yung mga industries natin. That's right. Wow, I wish we had more time to discuss this. But syempre ang bahay ay kahit gaano kaliit, yung sinasabi nga nila,
Basta may sarili kang bahay, hindi ba partner? Yun ang palasyo mo, kahit gaano kaliit pa yun. At saka may tubig, may kuryente, concrete roads. Magandang pong subdivision po nagagawa dun sa mga socialized din. Yung problema lang is yung challenge, medyo malayo. Kaya we're pushing to bring it to the city where the need is. And hopefully, we can work together with government para masolve natin yung backlog challenge natin dito sa housing industry. Yes, yun ang dapat na ayusin. Thank you very much, Mr. Paul Tanchi. And please salamat keep us up to date. Have a good weekend. Sige, thank you very much. Wala na tayong oras. Pero, Director Talma, yung price freeze, ha? Oo, sa lahat price ng mga... Price freeze talaga, pagka yung merong kalamidad, hanggat hindi pa natatanggal yung ano niya, designation as a calamity area, ay hindi pwedeng magtaas ng presyo. Mm-hmm. Yan. Maliwanag so, babala po yan. Sabi ni Secretary Domingo, up to 1 million ang penalty dyan at may pagkakakulong. Ayan. So, sumunod po kayong lahat dyan, ha? At kami po ay inyong sundan next Friday para sa susunod edisyon ng programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ma'am Telma. Ito po ang lingkod, si Elma Dumpit Murillo. Muli po nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga suking taga-subaybay. Until next weekend, ay, next Friday. Have a nice weekend, everyone. Okay. Ako naman si Tess Ramirez. Maraming salamat at thank you kay Miss Marella Jam Castro, Mario Riposa sa technical side. Thank you kay Engineer Lita De Los Santos at June Paladan.